Welcome sa isa na namang series ng adventures. Tara at samahan niyo ako sa pag-iikot sa North Luzon gamit ang pinakamabagal na motor sa Pilipinas. Susubukan natin kung kakayanin ba ng budget na 2,500 ang limang araw na paglalakbay na may kabuuang layo na 1,000 kilometers. Ano-anong lugar ang mga matutuklasan natin? Paano ba tayo makakatipid? Sino-sino ang mga makikilala natin? Tara at sabay-sabay nating alamin. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Kumusta? Pasensya na at late yung upload natin. Nagkaroon din tayo ng 2 weeks na pahinga. Actually, hindi pala. 2 weeks pala ngayon. Pero itong video na to, malamang mga another 2 weeks bago ko ma-upload. Dahil pabiyahe tayo ngayon ng North Loop or North Luzon Loop. Gamit itong XL100. Mag-change oil muna tayo. Bukas pa actually yung take-off namin. Meron akong isang kasama. At yun ay another Stokwa series kung saan 2,500 pesos yung ating budget para sa buong limang araw na biyahe natin na hindi ko alam kung kakayanin. Pero malay natin. Kasi magagaling naman ako ng Pangasinan eh, na medyo madaya kasi kadalasan yung mga nag-North Loop galing ng Maynila. Eh, kaso nandito na ako sa Pangasinan, ba't ba ako lalayo? Diba? Tapos, iikot kami ng clockwise. Pangasinan, La Union, Ilocos, Pagudbud, Apari, Cagayan, Bugigaraw, Biskaya. Tapos pagdating ng Biskaya, baka hindi na ako mumaba ng Nueva Ecija. Baka dumiretso na ako pabalik dito. Ipat ko na rin yung ating top box mula dun sa ATV-150 natin. Buti na lang, yung upuan nitong XL-100 sa likod ay natatanggal. Talagang dinisenyo siya para pagkargahan. Kasi sa India, ginagamit talaga ito pang negosyo. Pang deliver, ganyan. Kaya, ginawa ko na lang, nagbarena ako. Tapos, dun ko sinalpak yung plate ng ating GV box. Yun. Total, wala naman akong angkas. Para sigurado din si Mrs. na wala akong ibang iaangkas sa buong North. Dito ko siya nilagay. Kasi pag nilagay ko pa ito ng bracket, bukod sa extra gastos, ay masyado maapektuhan yung balance ng motor. Masyado maapektuhan yung handling. Kaya okay na siya na nandito sa back seat, yung ating box. Ready na tayo. Welcome to day 1 ng ating Stokwa North Loop Challenge. 2,500 pesos for 5 days. Dito tayo sa Arco ng Mangaldan. Dito yung official start natin, kilometer 0. At hindi ko pala nasabi, meron pala tayong kasama, si Tito Romeo. Si Romeo kasama dun sa Wakwak Camping Experience na sinet namin nila Boy First Time at yung Mamen. Tapos nung nakita ko na malaki yung katawan niya, naisip ko na pwede siyang kasama para may magtatanggol sa atin sa masasamang loob. Kaya si Romeo naka XL100 din. Mamaya mapakita, makikita nyo yung kanyang setup. Ang aming destination ngayon ay dito lang din sa Pangasinan kasi galing pa siya ng Quezon City. Masyado na siyang pagod para lumayo pa.
Mag-i-spot lang kami sa palayan ng lolo ko para doon magpalipas ng gabi. Bukas na madaling araw kami babakbak. Ready ka na? Ready na si Tito Romeo. Dito tayo bababa. Dito? Oo. Dito lang. Go, go. Tapos, pabaybayin natin yung pilapil hanggang doon sa gitna. Sabi yung bahay nila lolo eh. Kaya yan! May... magtutulakan tayo pag may natumba, ganun. Una araw pa lang, adventure na. Una araw pa lang, mukhang safe lang na. Walang sayad? Okay lang, may engine guard naman. Buti na lang may built-in engine guard tong XL100. What? Unang araw pa lang, nagsisisi na si Romeo na sumama. Pumaya siya. Bakit ako sumaya? Ano, paano pang gamit mo? Sakin natin. Hindi, mamaya. Ako na bahala. Oo, oh, sige. Doon ko na kaya. Kita-kita ba? Napagawa lang yung sasakyan niya at papalagyan ng ano, sticker. Papalagyan. Ito nga pala, Jersey Mate. Para sa mga mahilig bumiyahe. Pero, syempre, safety first pa rin. Tapos ang gusto nyo ay jersey ang inyong binabalandra kapag kayo nag-ride, eh alam nga namang jersey lang, syempre, kailangan protektado tayo. Jersey Mate. Dito sponsored ah. Binili ko to. Gawang Pinoy to. Medyo ano lang sa loob. Hindi ko alam sa mga new production nila, pero medyo first ano pa to, first batch. Medyo may konting kate lang, konti lang naman. Pero at least protektado tayo. Safety first pa rin. So ganito lang ang plano namin, mga ganitong oras dapat meron na kaming spot, tapos madaling araw kinabukasan doon kami lalarga para makahaba ng biyahe kasi napakairit talaga sa tanghali. Ito palang gamit kong hammock IT by G, siya rin yung gumawa ng ating belt bag na parang belt bag ni Doraemon sa dami ng malalagay mo sa loob. Ang kagandahan niya sa ibang hammock na nasubukan ko, dual lining siya. So mapunit man yung isa, secured ka pa din kasi meron pa siyang reserbang isang lining. Tapos meron siyang mosquito net. And ayko. At yung kanyang mosquito net detachable. Saka merong mga loops
na pwede mong lusutan ng tali para nakaangat siya kapag matutulog ka na. Kung hindi mo trip yung sumasayad sa mukha mo yung ano, mosquito net. Mayabas. Rich in vitamin C. Pagswerte ka, meron ka pang kasamang protein pag may uod. Ladies and gentlemen, the new star of Adonis. Performance naman dyan, Romeo. Kaya ang pasarap na stage ng mangga. Maniba lang kung tawagin. Alanganing hinog, alanganing hilaw. Sarap nito. Dapat matuto ka ng Luis Garte na ano. Sasakit tayo ng Tony Walay doon sa kainin natin. Day 1, first dinner. Wala kaming gastos. Dahil yung ulam namin, harbor lang dito sa ulam nila dito. Tapos yung dalang dilata ni Romeo. Yung mga dala naming dilata, syempre hindi nakasama yun sa budget namin. Galing na sa bahay yun. Hindi naman namin binili yun sa biyahe. Kaya marami kaming dinalang dilata. 5 days kami magdidilata. Pag uwi namin ng kanya-kanyang bahay, may bato na kami. Itong dilata natin for tonight. Hindi po sponsored. Not sponsored. Ay, in fairness, masarap tong preska tuna. Ang best ko na rin natikman ito eh. Oh. Nang libre. Totoo. Maraming local brands na hindi natin pinapansin. I mean, local na ano. Iba local din naman, kaya lang sikat na. Maraming unknown local brands na hindi natin pinapansin. Gaya niyang preska tuna. Pero, quality din. Second day na ating Stokwa Vegetarian North Loop for 5 days. Day 1, wala tayong nagastos dahil bukod sa wala akong kinargang gas ay yung mga pagkain natin, puro baon namin o di kaya hiningi namin dito sa tiyuhin ko. Day 2, ang plano, makarating ng Ilocos Sur. Actually hindi, Ilocos Norte. At doon kami maghanap ng mapagpapalipasan ng gabi. Doon wala na akong kakilala kaya kailangan nating dumiskarte. Either gas station siguro o kaya waiting shed o mas mainam bahay ng lokal para may tubig. Saka for safety reasons na rin. So, babaybayin na namin tong palayan
habang hindi pa mainit at para makalayo-layo kami. Ang ganda ng ano, sunrise. Grabe oh. Good luck sa amin. Pang high speed na kaya na niya mag-cruise ng mga 75 kaya lang stuck pa yung kay Tito Romeo kaya hindi pa yun makakaabot ng mga 70. Kung kaya man sobrang vibrate, kawawa naman si Romeo, magtitiis sa vibrate ko. Kaya ano lang kami, takbo manayad lang tayo, di man tayo nagmamadali eh. La Union. Sa bahay ng utol ko, dito na kami mag-aalmusal para syempre matipid, burout na naman tayo ng pagkain. Eh ganun talaga, kailangan natin maging resourceful, di ba? Lahat ng koneksyon ngayon natin pakikinabangan, mga kaibigan, kamag-anak, mga dating nakaaway, makikipagbati tayo para makikipag-plastik para makikain. Ayun ang ating diskarte. So, tinimbre ko na kay Utol na tadaan kami kaya pinag-prepare tayo ng almusal na syempre, sagot nila. Sa mga taga Agoo La Union pala dyan, punta kayo dito sa tindahan nila Utol. Meron akong iiwan ng stickers. Paunahan na lang kasi ito na lang yung tira kong sticker eh. Eh, magdadala pa ako para sa Ilocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iwas naman ang iwas to. O, hanapin nyo lang si Utol. Bili muna bago hingi ah. Hanapin nyo lang sa Google Maps, Eileen Store. Pag nagtanong kayo ng sticker, tapos hindi naman kayo bumili pang, ng ano, kahit anong paninda, sasabihin niya automatic wala na. Minimum 100. Minimum 100 ano, pesos of purchase. Hindi, kahit ano, kahit basta pantagdag lang sa kita nila siya. Wala na tayong gas. Wala na akong gas. Ha? I-reserve ko lang. Ito lang ang problema sa XL. Wala kasi siyang fuel gauge. Kaya hihintayin mo na lang siya pupugak-pugak. Tapos pag nagpugak-pugak na, kailangan mo lang i-on yung reserve. Pag nakababa na yung kanyang ano tawag yan? Kapag nakaturo na siya sa baba, ibig sabihin nun, naka-on na yung reserve. At yung... Ilang litro ba yun? Ilang litro reserve ng XL? 1.3 something. Lampas isang litro. Malayo-layo din pala. Pag naka-reserve ka na, malayo-layo pa pala matatakbo mo kasi may isang litro pa. Phoenix, Bawang, nakapagpa-full tank na tayo. Tinunok ko na rin yung spare gallon natin na 3 liters.
lahat-lahat umabot ng 431. Yun ang pinakauna nating gastos sa biyahe na to, day 2, 431 pesos para sa gas. Gas ang kaya aabot. Kami na magbabantay ng bukuhan nila Ate Rosaline.